Hello everyone. So today's lesson, we will be discussing the life of Jose Rizal in Spain. So after finishing the fourth year of his medical course sa Santo Tomas, nag-decide si Jose Rizal na mag-aral sa Spain. And his elderly brother, Paciano, and his two sisters, Saturnina and Neneng, ay nag-approve sa desisyon ni Jose Rizal na mag-aral sa Spain. However, so Jose Rizal, hindi na siya nag-seek ng permission ng parents niya and blessings. Kasi alam naman natin, especially si Doña Chudora, na ayaw niya nang pag-aralin ulit si Jose Rizal sa Santo Tomas, what more pa sa Spain. So may mga mission or secret mission si Jose Rizal kung bakit siya mag-aaral sa Spain. Pupunta ng Spain. Number one is para obserbahan kung ano yung buhay at kultura ng mga taga-Europe. Ano yung kanilang mga lingwahe, their customs, industries and commerce, and especially the governments. O ano yung pamahalaan and batas ng mga European nations. Now, so we will be discussing the departure for Spain. So, yung pag-alis ni Jose Rizal sa Pilipinas papunta sa Spain ay isang sikreto. Para ano? To avoid detection sa mga Spanish authorities and yung mga pare. So, yung mga teacher niya dati sa Ateneo, yung mga pare sa Ateneo, gave him letters of recommendation to members of their society sa Barcelona. Kaya si Rizal, no, May 3, 1882, umalis siya ng Pilipinas, sakay ang Salvadora with the following route na Manila to Singapore, Singapore to Colombo through Suez Canal and Naples, tas Marseilles, and then Barcelona. So, yung ginamit ni Jose Rizal na pangalan niya sa passport niya is Jose Mercado. Yan. So, ayan, si Paciano, si yung kapatid niya, binigyan siya ng 700 na baon ni Jose Rizal. And then, si Saturnino naman, binigyan siya ng diamond ring. And then so, binigyan din siya ng allowance of 35 pesos per month was promised by Paciano through Uncle Antonio. So, imagine niyo yun, may 700 ka ng time na yan, makakapunta ka na ng Spain. Okay? And iilan lang yung nakakaalam na umalis si Rizal papuntang Spain sa mga kaibigan niya. So, sa Singapore naman, during his voyage, na-observe niyo sa Rizal yung mga tao and things around him compared them in those in the Philippines. So, he was the only Filipino on board. Siya lang yung natatanging Pilipino sa barko. So, nakita niyo sa Rizal and he was impressed by the progress and beautiful sight ng Singapore. So, nag-stay siya sa Hotel de Paz. And then, he admired the confidence of the natives of Singapore with their government. So, sa pag-i-stay niya sa Hotel de Paz sa Singapore, nag-visit siya sa mga historical places like Botanical Garden, temples like that, and art galleries. And now, mula sa Singapore, Rizal boarded the Gemna papuntang Europe. So, ito yung French steamer na mas larger and cleaner kumpara sa Salvadora na sinakyan niya mula Philippines from Singapore. So, he tried to speak French with some passengers which he learned in Ateneo. But, unfortunately, the passengers cannot understand him. Hindi siya naiintindihan ng mga passengers. So, after a week, he reached the Point Tigalle that afternoon. They sailed and docked at Colombo, Ceylon. So, the steamer crossed the Indian Ocean to Cafe Guardafol in Africa. So, yung trip ni Jose Rizal from Singapore to Suez Canal ay hindi naging madali. Kasi nagkaroon siya ng
parang Rizal Wasisik, dahil nagkaroon ng bagyo. And then on June 2, yan nga, sa hinahaba-haba ng paglalakbay no sa Rizal, by June 2, nakarating siya sa terminal ng Suez Canal. So class, yung Suez Canal kasi, ito yung man-made waterway which constructed by the famous Frenchman. So ito yung daanan ng mga barko, may gate ito. And then, noong June 11, narating naman niyo sa Rizal yung Naples. Okay, yung Naples class is the Italian city. So, this Italian city pleased him because of its business activity tsaka yung lively people ng Naples. And on June 12, dumaong yung Gemna sa harbor or French harbor of Marseilles. So, yung Marseilles naman class, dito, binisita ni Jose Rizal yung Chateau d'If na kung saan where Dantes, yung hero ng The Count of Monte Cristo, was imprisoned. So, nag-stay si Jose Rizal dito sa Marseilles na to for 3 days. So, in-enjoy niya yung bawat araw na pag-i-stay niya dito sa Marseilles. So, mula Marseilles, si Rizal, sumakay siya ng tren papuntang Barcelona. And then, noong June 16, 1882 nga, narating niyo sa Rizal yung Barcelona. So, dito naman, Rizal found Barcelona to be a great city. Bakit? With an atmosphere of freedom and liberalism. Its people were open-hearted, hospitable, and courageous. And then, yung mga tao dito sa Barcelona ay dating naging kaklase ni Jose Rizal sa Ateneo. And then, they threw a welcome party kay Jose Rizal sa Plaza de Catalunya. Ayan. So, yan yung nangyari kay Jose Rizal sa pagpunta niya sa Barcelona. And then, so si Rizal, mula Barcelona, nag-move siya sa Madrid. Pero bago yan, si Rizal nakareceive siya ng sad news about the cholera na lumalaganap sa Pilipinas that time. Which is, noong September 15, 1882, nakareceive siya ng letter mula sa kapatid niya ni Sepasiano na yung mga tao daw, mga kababayan niya sa Kalamba, ay nagkakaroon ng afternoon novenas and mga prosesyon. Nagdadasal sila sa Panginoon na sana mag-stop na yung paglaganap ng sakit na cholera. And then, aside from that, nakareceive din siya ng news kay Chengoy, which is si Jose M. Cecilio, na yung kanyang minamahal na kasintahan, na fiancé, na si Leonor Rivera, ay unti-unti nang nagiging payat dahil nga sa miss niya na si Jose Rizal. Okay, long distance yung relationship nila that time. And so, dahil sa advice ni Pasiano, so Rizal left Barcelona in the fall of 1882 and established himself in Madrid. So yung Madrid, ito yung capital ng Spain. And then sa Madrid naman class, si Jose Rizal ay nag-enroll sa Universidad Central de Madrid or Central University of Madrid on November 3, 1882, which is pinagpatuloy niya lang din yung course niya sa Santo Tomas, Medicine and Philosophy and Letters. So habang nag-aaral siya, Rizal also took painting and sculpture at the Academy of Fine Arts of San Carlos. So yan. And aside from that, Rizal also took private lessons in French, German, and English. Okay? Sa pamamalagi ni Jose Rizal sa Madrid, yung klase ng buhay niya doon ay tinatawag nating Spartan life. So, ano yung tinatawag na Spartan life? So, Spartan life, ano lang, yung pera niya, parang ito yung pamumuhay na may disiplinado, stricto, kasi that time, si Jose Rizal, yung pera na ginagamit niya lang pambili ng foods, ng clothing, pambayad ng tinitirhan niya, and yung ano niya lang,
pambili niya ng books, ganyan. And his only vice was taking part in the Madrid lottery. And in-spend niya yung time niya sa pagbabasa ng libro, pagsusulat sa boarding house niya. So, attending reunions kasama ng kanyang mga kapwa Pilipino. And also practicing fencing and shooting. So, now, ayan, dadako naman tayo sa isa pang naging babae, okay, sa buhay ni Jose Rizal. So, mula kay Segunda Katigbak, nakapunta kay Miss L, and then Leonor Valenzuela, and then yung kasintahan niya, yung fiancé niya ngayon na si Leonor Rivera. So, now, si Consuelo Ortiga y Perez naman. So, during Rizal's stay in Madrid, he would frequently visit the home of Don Pablo Ortiga y Rey, who lived with his son Rafael and daughter Consuelo. So, si Consuelo, si Don Pablo ay former city mayor ng Manila during the administration of the liberal Governor General Carlos Maria de la Torre. So, si Rizal, ayan, na-attract. Ayan, Rizal was attracted by Consuelo's beauty and vivacity. So, dahil na-attract siya kay Consuelo, gumawa siya ng tula. At ang ginawa niyang tula ay A la Señorita COEP. So, ano yung COEP? So, Consuelo Ortiga y Perez. Okay? To express his admiration for her. So, ito yung mga haka-haka na ninyo na babaero nga si Rizal. Ganyan. So, Rizal, however, hindi niya pinagpatuloy yung admiration niya kay Consuelo. Bakit? Kasi, that time, engaged nga siya kay Leonor Rivera. And then, yung kaibigan niya sa propaganda at katrabaho niya na si Eduardo Delete was madly in love kay Consuelo. So, hindi nagtuloy yung kanyang admiration kay Consuelo. So, ano pa yung mga naging ibang activities ni Jose Rizal sa Madrid? So, shortly after arriving in Madrid in 1882, si Jose Rizal ay nag-join sa Circulo Hispano-Filipino. So, ano ito? Ito ay isang society of liberal Spaniards and Filipino. So, as a member of this society, si Rizal ay nagsulat ng tula na pinamagatang Mi Piden Versos or They Ask Me For Verses. So, aside from that, si Jose Rizal ay nag-join din sa pre-masonry or the masons na tinatawag. So, ano ito? Ito ay secret society composed of liberal and republican Spaniards in Spain. So, which is, sino yung mga kabilang dito sa association na to or society na to? They are mga prominente at mga matatalinong Spaniards. So, the Spanish masons openly and freely criticize nila yung government and polisiya and particularly Lambaste the Friar. So, hindi lahat ng mga Spanish naman ay katulad ng mga iniisip natin that time na sumasakop sa Pilipinas. And then, Jose Rizal, in 1883, Rizal joined the Masonic Lodge called Acacia. So, yung kanyang Masonic name is Dimas Salang. Okay? Or Dima Salang. And then, nag-transfer siya from Acacia to Lodge Solidaridad. So, which is, nung time na yan, naging Mason Master na si Jose Rizal. So, nag-start ng maging aktivista. Actually, nung nag-aaral pa lang siya sa, ano, sa Santo Tomas, napapaaway na siya doon. Parang nag-start na siya maging aktivista dahil nga sa hindi magandang pamumuno ng mga Espanyol noong time na yan. And yung two reasons kung bakit siya napasama sa Mason is number one, the bad friars in the Philippines unworthy of their priestly habit or calling.
So he needed the help of the Masons to fight the Bad Friars in the Philippines. So ayun yung dalawang reasons kung bakit naging member siya ng Masons. So now, ayan. So completion of his studies. So he was awarded the degree of Licentiate in Medicine by the Universidad Central de Madrid on June 21, 1884. So, the academic year 1884 to 1885, naipasa lahat ni Rizal ng subject niya. And siya nga yung, and then, the next academic year naman, noong 1884 to 1885, he studied and passed and all the subject leading to the degree of Doctor and Medicine. And then, kaso nga lang, he was not awarded his doctor's diploma because hindi siya nakapagbayad ng mga babayarin sa school nila. And hindi niya naipakita yung thesis niya. And aside from doctors in medicine, natapos din ni Sir Rizal yung pag-aaral niya sa philosophy and letters noong okay, and awarded the degree on June 19, 1885 sa kanyang 24th birthday. So now, by obtaining a degree in philosophy and letters, si Rizal Sena became qualified to become a professor sa humanities sa kahit na sa ang Spanish University. But he did not bother to secure the postgraduate degree of Doctor of Medicine because it was also good for it was also good only for teaching. So Rizal knew, however, na that with his brown color and Asian racial ancestry, no friar or university or college in the Philippines would accept him in its faculty. So, ayun yung naging buhay ni Jose Rizal sa Spain. Okay. Thank you, everyone.